Heto guys, puntahan natin ang lugar na nakita nilang mayroong ulo ng tao na nakaukit sa isang bato na napakatigas na kanila nakikita. Sa lugar na ating pupuntahan, ito ay saksi mismo yung aking lolo na sabi niya ay mayroong dalawang Hapones na nagtatago dito sa lugar na ito. Nung maliit pa sila, dito tumatakbo yung mga Hapones. At yung mga Hapones na yun ang ginagawa nila doon sa dito sa lugar na ito ay nagnanakaw sila ng kanilang makakain. Kasi sa panahon na yun na nakita ng lolo ko is na yung World War II na hinahanap na sila. Hinahunting na sila ng mga Amerikano. Kaya kung makakita daw ng mga tao, yung mga Hapones ay natatakot sila. So dito sa lugar na ito, tumatakbo at nagkukuta yung dalawang Hapones na nakita ng lolo ko. So dito sa lugar na ito, marami talaga mga Hapones dito kasi meron talaga sila nitong kampo. Dito sila sa lugar na ito, marami silang mga ibinaon. No, isa ito sa pupuntahan natin ngayon, yung nagsisilbi daw ang simbahan nila. Sabi pa ng kasama namin nakakita ng sign. So, nandyan sa unahan, makikita natin kung ano talaga yung kanila nakikita. Na sabi pa nila ay positive ang area. Kasi mukha daw talagang ulo, sabi pa nila. So, ngayon natin yun makikita at malalaman natin kung ano talaga ang mukha ng sign na kanila nakikita. Kung yun ba ay real or yun ba ay nature lamang. So ito na, dito na tayo sa lugar na ito. Tingnan nga natin naman ito, hugis ulo nga naman. Mayroong mata, mayroong bibig. Hugis ulo, nakaguhit sa isang bato. Tingnan natin ito, kahit na nasa malayo makikita natin nahugis ulo nga talaga. Yan Okay, yan yung ulo. Hugis ulo. Ito na. So, posible dito sa lugar na ito ay mayroong nakatagong kayamanan. Yung Yamashita Treasure. Kasi yung mga Hapones talaga ay umabot talaga sila dito. Witness yung mga kanunuan namin na buhay pa sa panahon ng Hapones. Dito kasi sa lugar na ito natapos na yung World War II pero yung mga Hapones hindi pa umuwi kasi gusto na nilang dito sa Pilipinas manirahan. Tumutulong na sila sabi ng lolo ko sa pagsasaka sa mga ninuno namin kasi ayaw na nilang umuwi doon sa Japan. So isa ito sa mga lugar na tinitirahan nila at pinupuntahan ng mga Hapones nung nagtatago sila sa mga Amerikano at maging sa mga Pilipino kasi takot daw sila makita ng mga tao. So ito na yun, posible dito sa lugar na ito kung saan nagtatago yung dalawang Hapones ay mayroon silang iniwan dito na kayamanan. Ito yung sign. Mukha talagang ulo ng tao. Yan. Kani. Akyatin natin. Para malaman natin kung ano ba talaga 'to. Dandog mo ni. Yan Dito sa ibabaw. Sabi pa nila may altar-altar daw din diyan sa ibabaw. Tao. Yan Yan. Sabi pa nila para daw manika. Si Babo. Pero ito talagang ulo na to. Ito yung nakatawag pansin sa kanila. Nga, mukha nga talagang ulo. Ulo nga. Kaso lang hindi na masyado siya halata. Ito, parang box. Tingnan nyo. Ano to? Parang box or parang iba yung kanyang forma. No? Para siyang lalagyan ng tubig. Or para siyang galon. Ganun. Ito yung si Babo. Yan. Sabi nila manika daw, para daw manika. Ayun yung ribulto ng hapon na sinasabi nila na doon sila nagsasamba. Lahit po yung batuhan, no? O, ito yung lugar. Nasa tubig siya. Nasa tubig. Murag siminto? O, malaki din tubig na to kapag gumabagyo. Malaki din ito. Ito daw yung parang intablado nila. Parang siminto siya.
ibang klase ng batong to sa mga bato dito sa Sapa. Iba siya. Oh, para sang semento. Hindi siya yung natural na bato. Iba yung kanyang forma talaga. Iba yung kanyang bato talaga. No, yan naman yung tinatawag, sinasabi nilang lion daw or tiger. No, yan, nakikita natin. So, ito yung kanyang forma. Ito. Yan. So, posible kaya to dito. May nakatago dito sa lugar na to. Ito oh, parang baka may laman to. Baka siguro pwede natin itong basagin. Pero napakatigas ng batong to. Tigas talaga to. Nasa tubig kasi to. Pero nakapapansin, nakatawag pansin talaga itong mukha ng tao, yung ulo. Tapos sa baba, ito oh, parang may box. Tingnan natin sa malayo-layo. Baba muna tayo. Ito oh. Parang galon ang forma. Nasa baba kung saan yung ulo nakatingin. Payong? Kung saan yung ulo nakatingin. Nakatingin ang ulong to. Siguro sa malayo to. Sa malayo nakatingin. Pero baka nakapanalig lumot, no? Hindi li kayo sa lalong. Ito naman, sign din to. Sabi pa nila payong daw eh. Payong. Pero hindi ko masyado makita kung payong ba siya. Ito parang ulo naman talaga. Kaso lang nalulumutan na siya. Sa tagal na ng panahon, hindi na masyado siyang maklaro. Hindi na siya klaro. Nani. Klaro mo kayo siya pag-iikan. Nani, po siya. Pero ipalo lang sa... Ipalo yung mga sakit. Ito oh. Siguro may deposito dito. Parang box. Yan. Ulo siya. Hindi naman siguro basta-basta lang nature ang gumagawa nito. Parang ulo siya. Kasi makita naman siya kapag sa malayo. Parang hugis ulo talaga. At napapansin natin itong tinatawag, sinasabi nilang dito daw nakatayo yung mga Hapones. Ay kakaibang kanyang forma. Ito ay parang anong hayop kaya to? Para sang buaya or maraming pawikan forma niya oh. Yung kanyang ulo kakaiba ang forma. Anong hayop kaya siya? Tingnan niyo. May ilong, may mata, tapos may tao. Tapos may bibig pa naman. Para siyang crocodile. Yan, buaya no. Para siyang yung bayawak. Or para din yung lizard na lumilipad. Flying lizard. Iba pero napakalaki niya. Kapwa yung ulo at saka ito. Nakatingin sila doon. Diyan sa box sila nakaharap. Diyan sila nakaharap. So posible kaya may laman. Tingnan natin. O, para talaga siyang real. Parang real talaga siya. Ulo. May ulo siya. May ilong. May mata. No, kung mabilisan mo to ng pagtingin, baka akala natin totoo talaga. Oh. Ibang mukha oh. Yung mukha, may mata talaga, may ilong. Tapos, yan. Doon. Pero parang malayo yung kanyang tinitingnan. Kasi yung kanyang ulo, hindi nakaharap. Tingnan natin sa ilalim. Baka nandyan sa ilalim yung item. Nandyan oh. Baka nandyan lang yung nilibing. Baka may nilagay sila dyan. Yan oh. May parang bilog sa ilalim. Parang may bilog. Baka may laman yun. Ang ganda to. Parang positive talagang area. Tapos, ito. Hugis ulo ng tao.
dalawang mata. Nakatingin siya sa malayo. At saka ito din na parang pawikan ba yan o ano? Nakatingin din siya sa malayo. I-scanin natin ngayon. I-scanin natin gamit ang ating 3D eye tracer scanner. I-scanin. So para malaman natin kung mayroon bang nakatago dito. Yan. I-scanin niya. Kasi malalaman ngayon dyan sa scanner na yan kung mayroon talagang laman ang sign na yan. At saka yung parang pawikan o parang crocodile, buaya, bayawak ba yan? Anong animal kaya yan? Parang lizard, flying lizard. Ini-scan niya. Kaso lang may kumagat eh. Yan. Ito na. So malayo itong lugar na ito. Nasa bukid na talaga siya. Malayo na siya sa kapatagan. Dito talaga yung tinataguan talaga ng mga hapon. Kasi takot na takot daw sila eh. Makita ng tao, tumatakbo. Tapos maraming dito sa lugar din na to, maraming mga Hapones ang namamatay. Nalalason sila sa pagkain na hindi sila marunong magluto. Kasi nagnanakaw daw sila ng mga kamuting kahoy. Tapos hindi naman sila masyado marunong magluto. At saka yung isa pang pagkain nila dito na kailangan pang lutuin ng maayos, kasi nakakalason doon, marami daw Hapones ang namamatay. Dahil kinakain nila, kasi ano yun, ang gagawin doon para makain, nilalaga muna siya. Pagkatapos lagain, ibibilad pa sa araw. Pagkatapos ibilad sa araw, saka mo palulutuin. So yung ginawa ng mga Hapon, yung nilalaga pa lang, kinakain na nila. Kaya nalalason sila. So yun yung kwento ng lolo ko sa amin. No, kasi living witness kasi sila eh. Sila ay buhay na buhay. At saka yung mga matatanda dito, living witness sila. Na naabutan talaga nila ang panahon ng Hapon. Nasa 9 years old sila daw ganun. Nandito na yung mga Hapon. Natatakot daw yung mga Hapon daw is natatakot sa mga tao. Natatakot daw talaga. So dito naman sila yung nagtatago yung mga Hapon. So possibly din sa kanilang tinataguan ay meron silang mga naiwan na mga kayamanan. Kasi nagdadala yun sila ng mga kayamanan. Ang kanilang purpose dito sa Pilipinas, agawin at saka itago yung kanilang mga ninakaw na mga kayamanan sa ibang bansa. Kaso lang sa kasamang palad, hindi sila nagtagumpay. Kung nagtagumpay sana sila, so sa kanila na sana itong Pilipinas. Dito rin sila tumitira kasi marami na silang nailibing dito ng mga kayamanan galing sa ibang bansa. Ito. Ini-scan ngayon. Kung meron ba. Siguro, pero sa palagay ko, parang malayo dito yung item. Kasi yung tao, kung saan nakatingin, at saka yung animal, kung saan siya nakatingin, parang mga arrow lang sila, or direction lang sila, na nagbibigay sila ng direction kung saan banda yung item na nilibing. Mahirap kasi itong treasure kasi dapat marunong tayo magbasa ng mga sign, ng mga yung mga marka. Tapos yung mga ganito, yung mga malalaki yung mga sign. Kasi
kadalasan hindi talaga nila nililibing dyan sa sign na yan. Isa lang man yan siyang marker na ibig sabihin ay mayroong nakadeposito dyan sa lugar na yan. At yan ay nagtuturo lamang doon sa deposito. Pero mahirap talaga hanapin kapag wala kang gamit. Itong gamit namin, nade-detect niya ito kapag nasa ilalim. Na yung nasa kanya talagang natatapatan niya sa ilalim. Pero hindi siya tumuturo kung saan yung item. Kaya mahihirap ang kami sa paghahanap. Ang maganda sana dito, locator, basta ganito mga sign. Ang purpose naman na para iwas kami sa mga bomba. Kasi kadalasan sa nililibing ng mga Hapones, lalong-lalo na yung mga volume deposit, nilalagyan talaga nila ng bomba, yung vintage bomb. So kaya maingat din kami. Hindi kami basta-bastang naghuhukay hanggat hindi namin na-scan. Kasi mahirap na. No? Buhay ang kapalit. Kagaya nito, napakalayo ng lugar. May scan. Tapos marami ka pang ma-encounter sa daan. Pero kung makakita lang kami ng positive, pag-scan, yeah, makikita natin siya kung paano i-operate. Okay. Lagi naman ako naka-video. Maliban na lang sa yung 7 boxes of gold na sabi ng hapon, mayroon ng 7 boxes of gold in-operate na namin. Bawal na kasi ang video doon sa ilalim kasi marami nang bawal kapag during operation niya. Kasi iba naman yung mga kasamahan ko dito. Kapag ito mapositive ko dito, kahit na mag-video ko lang. Yung kasi nakasama ko doon sa pag-operation ng isa, mga ibang kagrupo din yung ako. Dari sila mga paniniwala na ganito, mayroon dong nagbabantay sa kayamanan na yan. Kailangan pa ng mag-offer ka doon. Dito sa mga kasamahan ko, siguro wala namang bawal sa kanila dito. Bagong kasamahan ko kasi ito, bagong nakakita ng sign. Tapos iba din yung kaniniwala nila dito. Kasi mga Christian ko sila. Yung isa kasi yung sinamahan ko doon, iba yung kanilang paniniwala. Kaya mahirap sa paghukay. Hindi natin makuna ng video talaga kapag yung kasamahan natin maraming bawal. So ito ngayon, makikita natin dito walang bawal. Kasi kakilala ko lang itong mga kasamahan ko. Yan, nag-i-scan siya. Pero parang wala yata siya na-detect. Wala na-detect. So, ang mas mabuti dito, siguro, titingnan natin kung saan nagtuturo, kung saan nakaharap ang mga sign na ito. Ito ay mga sign lamang. Hindi pa natin alam kung saan talaga yung item, kung may item ba o wala. Yan yung tanong. Pero kapag mayroong sign na ganyan, mayroon talaga yung nakalibing ng kayamanan dyan sa lugar na yan. Ang mahirap lang, paghahanap na lang. Scan ang ginagawa. Madedetect niya kasi yan kapag mayroong nakabaon dyan. No? Yan. Marami pa kaming mga area na pupuntahan. Kasi itong mga bago kong mga kasamahan, marami talaga silang mga area na nakikita na mga positive daw, sabi nila. Kaya pupuntahan namin yun. So ngayon, hahanapin natin kung saan nakaturo ang ito.
itong ulo na to at saka yung ulo ng tao kung saan siya nakaturo. Nasa tubigan kasi siya. Mahirap din kasi mag-scan kapag nasa tubig. Mayroon kasi siyang tubig. Sabi pa ng kasama ko, umiihi daw. Okay, diyan sa... Oh, diyan tayo galing. Diyan tayo galing. Dito yung nakaharap yung dalawa. Yung ulo ng tao at saka yung parang bayawak. Dito siya nakaharap. Kung saan dito ay mayroong creek. Ito, tingnan natin yung creek. Dito siya nakaharap sa mayroong creek. Tapos mayroon ding dalawang kawayan. Ito, matagal na kawayan na din to. Dito siya nakaharap. Siguro mga 10 meters ang layo ng kawayan na to. Mga 10 meters lang siya. Mayroong dalawang kawayan na nakatayo. Tapos creek. Pero dito talaga nakaharap yung dalawa. Yung ulo ng tao at saka yung ulo ng parang pawikan ba yun? Ano ba? Hindi ko masyadong kilala yung hayop na yun. Anong klaseng hayop siya? Dalawang kawayan. Pero kadalasan naman ay isa sa sign ng Hapones yung quick. Kadalasan din sila kasi naglilibing. So siguro dito, imposible naman dyan sa kawayan na yan. Yung isang kawayan, oh. Yan, kawayan din. Matagal na ito na panahon tong kawayan na ito. Ito may isang kawayan at tapos ito ay creek. So dito tayo sa creek. Titingnan natin kung mayroon bang gilubong, dito sa confirmation sign. Kasi maghanap pa tayo ng ibang sign. Kasi yung ulo, dito siya nakatingin eh. Baka na-address sa sapa. So hanapin natin ngayon kung mayroon tayong mapapansin kakaibang bagay dito. Lisod po kung nasa dari. Medyo nga lang madulas eh. Sidili man eh. Dahil sa ulan. Maulan na kasi ngayon. Kakaiba rin siya. Kaya siyang malalim. Itong creek na to. Tapos bato. Dito kasi nakatingin. Wala naman tayong napapansin na kakaiba dito. Malay natin, oh, makakita tayo dito ng box shape. So yun na yung babasagin na natin kapag mayroong box dito na tayo makikita. Or mayroon tayong X na makita. Yan, sure na yan. Treasure here na yan, ibig sabihin ng X. So dito, mayroon naman siguro pag dito isa ibaon. Kapag nandyan naman sa kawayan na yan, mahirap din. So possibly dito lang siguro yan. Wala kasi tayong locator, kaya mahihirapan tayo sa paghahanap. Hindi natin malulocate yung item. Ito. Matigas to na bato dito. Pero baka naman dito lang nilagay sa mga gilid-gilid yung item. Isa dili man to yung sign katong tao ra nagklaro man tong tao din kana pawikan. So babalikan natin ay yung sign doon, pero ito yung kung saan siya nakaharap. Merong sapa, merong creek, tapos ito kabatuan, maraming mga bato. Yan. Dito sa baba niya banda yung dito, ito yung sa baba niya banda. Wala naman tayong makitang kain na hinala ditong purma. Tapos yan, ikalawang kawayan. So, possibly dito siya nakalagay. Kasi dito nakaharap eh. Dito siya nagtuturo yung dalawa. Yung ulo ng tao at saka yung ulo ng pawikan. So babalikan natin yung sign. So dyan, yan yung creek, yan yung kawayan na dalawa kung saan nakaharap yung ulo. Tapos ito yung sign. Dito lang siya, ang lapit lang. Mga 10 meters lang siguro, to 10 to 15 meters, ganyan. Ang layo niya. So ito yung sign. So yung parang ulo siya. Yan yung ulo talaga, mayroong dalawang mata.
nilulumot kasi. Yan oh. Oo nga. Dahin ka na sila. Mukha naman talaga siyang ulo ng tao. Tapos itong sign na itong isa, para siyang hayop na may mata, may ilong at saka may tainga. Para talaga yung flying lizard. Ano ba yan? Tawag yan. Tapos sa ibabaw niya, flat siya. And siya lang naiibang bato. Sa lahat ng mga bato dito, kasi yung mga bato dito, bato natural talaga. Pero siya na klase na bato, naiiba siya. Ibang mga bato. So, yan yung area. So, maghanap pa tayo kung saan talaga. Wala naman siguro dito. Yung sign, baka nandito lang sa gilid nila nilagay yung item. Baka itong box na to na sign, yun o, box. Ibang mukha eh. Parang mukha ng animal. Tapos may ulo ng tao. Yan o, yung parado yan. Yung parado yan yung ribulto na sinasamba nila. Para doon ribulto yan. Siguro yan yung Buddha. Tungod na sa tubig? Tungod na sa tubig? Parang ribulto siya. Tungod na sa tubig? Sabi nila ribulto daw eh. Pero kapag ako ang tumingin, parang hindi naman. Kaya hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat. Abangan nyo ang susunod nating video.